ang lahat ay pinamahal mo kang paunahan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin poon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po ang aming mga magulang, ang aming mga guro at kami mga mag-aaral. Kami po sana ay maging masunurin, matulungin, maunawain at mapag-imbaba. Ito ay aming hinihiling kay Jesus na aming Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata! Magandang hapon po! Binibining! Magandang hapon, bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang kalat sa ilalim ng inyong upuan at ilagay sa tamang dalagyan na basura. Tapos na ba? Oo! Maaari na kayong umupo. Thank you. Pwede kayong sumabay mga bata,
po ay nagpapahiwatig na kahit anumang problema ang dumating ay hindi dapat sibuko, dapat ay lumaban lang. Magaling, dapat tayo ay lumaban lang kung mayroon tayong mga problema. Ngayon, bakit kinakailangan natin na tibayan natin ang ating loob kapag may dumating sa atin ang mga pagsubok o problema? Sino ang pwedeng sumagot? Okay, magaling. Mga bata, hindi lahat ng problema ay walang solusyon. Lahat ng problema ay mayroong solusyon. Kaya tibayan lang natin ang ating loob. Naiintindihan ba? Opo! Magaling. Ngayon mga bata, base sa kantang ipinaririnig ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang ating paksang tatalakayin ngayon? Sino ang pwedeng sumagot? Okay, may point kasi na pag pwede ang may idea sa ating paksang tatalakayin ngayon. Okay, Jumar? Mga pagsubok sa mga ito. Okay, pwede. Mga bata, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa Opo!
bago kayo kumilos dahil hindi naman tayo pababayaan ng may kapal o ng ating Panginoon. Naiintindihan ba? Oo po! Magaling! At ang panghuli naman, nanatiling masayahin kahit may sakit o sulirani. Okay, tama yun mga bata. Dapat nananatili tayong masayahin kahit may sakit o sulirani. Dapat mga bata, tinatawanan lang natin ang ating mga problema. Dahil hindi naman tayo pababayaran ng ating Panginoon. At kung may sakit, pagagalingin tayo niyan. At kung may kinakaharap tayong problema ay masusolusyonan din. Naiintindihan ba mga bata? Oo! Magaling! Ngayon, ano nga ulit ang mga palatandaan ng matatagang iyong kalooban? Jadi limba.
lalong kahit talo na nakangiti. Kasi po, ang mga taong nagpapatumubat po ay aangat ang Panginoon. Kaya dapat tanggapin natin kung ano man ang dapat tanggapin. Okay, pero ang tamang sagot nito ay dapat palagi mo itong ginagawa ang tinatanggap ang pagkatalo. Sino ang tamang sagot? Sino ang may tamang sagot? Ako po. Okay, magaling. Marami kayo. Pangalawa, sumasali ako sa mga palatuntunan at paligsahan kahit ang minsan ay nagpatalo. Ano sa palagay niyo ang sagot? April. Palaging ginagawa ko. Okay, tama. Dapat palagi niyo itong ginagawa. Kahit na kayo ay minsan natatalong, pero sumasali pa rin kayo. Sino ang may tamang sagot? Si April lang? Yes, teacher. Okay, sige. Pangalawa, umiiwas ako sa pakikipag-away. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Okay, magaling. Dapat palagi ito ginagawa. Pang-apat, mahinahon ako sa pakikipag-usap sa aking nakasamaan ng loob. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Jomar. Palagi ginagawa. Okay, tama. Dapat palagi ko ginagawa. At ang panghuli naman, nagsasabi ako ng totoo kahit ako ay mapapagalitan. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? April. Palaging ginagawa ko. Okay, magaling. Tama ang iyong sagot. Palagi ito ginagawa. Ang magsabi ng totoo kahit kayo ay mapapagalitan. Ngayon mga bata, sino ang nakakuha ng 5 puntos? Itaas ang inyong kanang kamay. Okay, magaling. Dahil halos lahat kayo ang nakakuha ng perfecto puntos. Ngayon, bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong sarili. Ngayon, mga bata, may mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Sige, kung wala kayong katanungan, meron akong itatanong sa inyo. Ngayon, bakit kinakailangan na magkaroon tayo ng matatag na kalooban? Okay, Jeyo? Para po makahanap tayo ng mga solusyon sa ating mga problema. Opo, pwede. Para tayo ay, dahil hindi lahat ng problema ay walang solusyon. Meron, yon. At ang pangalawang tanong naman, magbigay ng isang palatandaan kung ng katatagan na kalooban. Okay, April? Isa sa mga halimbawa ng katalaga ng kalooban ay kalbanong kumikilos sa tuwing may sakuna. O, ulitin ko po, teacher. Ulitin, April. Isa sa mga halimbawa ng katalaga ng kalooban ay kumikilos na kalbado sa tuwing may sakuna po. Magaling. Ngayon, mayroon ka bang sasagot? Okay, wala na? Sige, kung wala na kayong mga tanong, ay dadako naman tayo sa huling gawain. Kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ito. Basahin niyo muna ang tanong. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang tamang sagot sa iyong papel. Okay, basahin at unawain ninyo na mabuti ang bawat pangungusap at piliin ninyo ang titik ng tamang sagot.
na po ako dito. Hindi pa po ako teacher. Okay. Meron hindi pa natapos. Teacher, si Gio po inaaway po ang teacher. Teacher, may nag-aaway po dito sa likuran. Gio, bakit po inaaway si Judeline? Hindi po yung totoo. Di ba sinasabi ko kanina sa ating alituntunin na huwag magipag-away sa kaklase? No, hindi po ako kaklase. Bakit kinuha ang papel ni Judeline, Gio? Ako kasi yung ako papel na nagagawa. Gio, meron akong papel. Ito, oh, may papel si April. April. Okay. Mag-asay, sagot ka na dyan. Huwag ka nang pag-away kay Judeline. Ay, teka mo na, humingi ka ng sorry kay Judeline, Gio. Patawad, Judeline. Pinapatawad. Sige, magsagot na kayo dyan. Tapos na po, teacher. Ito, Lori, natapos ka na ba? Wala po, teacher. Tapos na po. Tapos na po, Toro. Tapos na po. Tapos na ba lahat? Opo! Ako na ang mag-check nito. Sasabihin ko lang, sasabihin ko lang yung score pag sa susunod na pagkikita natin na iintindihan ba? Opo. Okay, wala na ba papel? Wala na po. Sige, ngayon kunin ninyo ang inyong kwaderno at kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin. Basahin niyo muna ang panuto. Sumulat